to be honest, mga kabayan, it's my health. I love this question. Oh, diba? Marites na marites. Grabe magbigay ng false hope. Kamusta mga kabayan? It's a Saturday morning. I'm Anne, aka Girl Chasing Sunshine, your Pinay girl here in New Zealand. I make videos about my life here in New Zealand as a Filipino immigrant who started with just a working holiday visa. So today, it's a lazy weekend and I decided na sasagot tayo ng mga questions na nakuha ko from you mga kabayan. But first, make sure you hit subscribe, click the notification bell, and smash the like button below if you want more videos on how to migrate, how to work here in New Zealand. Okay, bago tayo magsimula mga kabayan, alam niyo na ba yung latest? O, di ba? Marites na marites. Sana napanood niyo na yung huling video natin about the New Zealand border reopening this year. Kasi sure na sure na yan. I will link below or above para mapanood ninyo. After I posted that video, ang dami talagang nag-message sa akin sa social media. Yung iba nasagot ko na, yung iba karamihan hindi pa. Pasensya na po. Sobrang dami lang talaga. Tapos naalala ko rin pala, meron pa akong utang sa inyo mga kabayan. Kasi late last year, nag-post ako sa IG stories ko. Sabi ko, meron kayong tanong, anything at all about traveling, living, and working in New Zealand, mag-comment lang kayo dun sa post ko, tapos sasagutin ko. Pero hindi ko na nagawa, hindi ko pala kayo nabalikan. Pasensya na mga kabayan, na busy lang ang inyong Pinay girl here in New Zealand. Pero ito na, babawi na ako sa inyo. Kahit sobrang aga pa dito at medyo gusto ko pang matulog, no? Sasagutin natin ang diretso yung mga tanong ninyo. Kung meron pa kayong ibang questions, just leave a comment below or mas mabuti pa, lagi ko itong sinasabi the past few videos, i-follow nyo po ako sa TikTok at Pinay in New Zealand kasi sumasagot ako ng mga tanong doon. So, dali, follow nyo na ako. Marami tayong pag-uusapan ngayon mga kabayan. Ang dami talagang questions, ayan. Kaya naman, sit back, relax, and simulan na natin ang kwentuhan. The first question is from F.A. Versosa. What are the don'ts when planning to live in New Zealand? Marami. Pag inisa-isa ko pa, baka kailangan na natin gumawa ng isang buong video, isang full video. Malamang gawin natin yun, no? Pero siguro as a start, number one ko na don't bring the annoying habits or the bad habits na naturan natin sa Pilipinas, huwag na huwag yung dadalhin yan dito sa New Zealand. Iwanan na natin yan sa Pilipinas, parang awa. Kasi pag may ginawa kayong masama dito, tapos nabalita na Pinoy kayo or Filipino, hindi lang naman po kayo yung maaapektuhan. Mag-generalize yung buong Filipino community. Don't break the rules when you're here. Ibang-iba po dito sa New Zealand. Hindi pwede yung mindset na, ay, ginawa naman ng iba. Ay, bakit yung iba? Hindi naman sila nahuli. Hindi naman sila sinaway. Ganyan. Iba po dito sa New Zealand. Follow the rules and your life will be easy. Number two na don't, habang nagpa-plano pa lang po kayo, please don't rely or expect na yung information will be spoon-fed to you. Kasi kailangan nyo pong mag-research para sa sarili ninyo. Siguro isa pang don't expect that success will come easy to you kasi marami po kayong pagdadaanan. As early as now, just prepare yourself mentally, physically, financially, but also at the same time, don't lose hope mga kabayan kasi kung para sa inyo din yung New Zealand, everything will work out for you. Just trust in yourself and trust the process. Okay, isunod na natin yung mga border questions mga kabayan. Merong tanong dito si Joss Moirat and si Clarice Journey kung mag-o-open na daw ba yung border ng New Zealand. For sure, alam niyo na yung sagot mga kabayan, di ba? Yes, to both of these questions, starting February 27, the New Zealand border will start to reopen in 5 stages. Kung hindi pa po napapanood tong video na to, I highly suggest na panoorin nyo na. Na-explain ko na po dyan lahat, kaya sana mapanood din nyo. Ay tapos, marami rin pala yung mga nagtatanong mga kabayan, paano daw pala yung mga nandito sa New Zealand currently na naka-temporary visa, tapos tinatanong nila kung makakalabas ba sila, for example, uwi ng Pilipinas, and makakabalik ba sila ng New Zealand. Nasagot ko po to sa TikTok, pero kasi nung unang nilabas yung border reopening announcement, hindi klaro itong part na to. Pero last Wednesday, naglabas si Immigration New Zealand ng latest guidance saying na yung mga naka-temporary work at student visa
pwede na silang lumabas ng New Zealand, pumunta sa ibang bansa, and they can re-enter New Zealand starting po sa step 3, basta within their visa conditions pa sila. Pero as always mga kabayan, katulad po ng lagi kong paalala, please travel at your own risk. Kung ako yan siguro, kung hindi naman siguro emergency or urgent yung reason ng pag-uwi, tapos naka-temporary work visa pa lang ako, hintayin ko na lang na maresidente ako kasi iba na yung sigurado, di ba mga kabayan? Next question from Maui Copper, updates po on the working holiday visa in New Zealand. So at the moment po, yung New Zealand working holiday visa for Filipino citizens, it's still suspended. Pero ang magandang balita mga kabayan, yung working holiday schemes, it will start to reopen in stages starting step 2 nung border reopening plan. Iko-confirm daw po soon ni Immigration New Zealand yung opening date ng application for each individual country. Yung mga beth dyan na mag-working holiday, panoorin nyo tong video natin na to. Everything you need to know about this visa, nasa video na to. And soon, meron pa yung part 2, part 3, at part 4. Kaya naman, abangan nyo mga kabayan. Next question from Allen Mangit. Meron po bang visa sa 10 days na tourist lang po? Yes, Allen. So, pag ganon, visit visa yung kukunin mo kung gusto mong maglagalag at gumala dito sa New Zealand. Pero sa tingin ko ha, yung 10 days, parang medyo bitin yun kasi ang daming pwedeng makita at magawa dito. Kung ako yan, siguro gagawin kong minimum na 2 weeks. From Maria K, any chance po for working holiday visa holders na makapasok ng New Zealand kapag open ng border? Actually, hindi lang si Maria K yung nagtatanong nito. Sa TikTok at sa Instagram, merong mga nagme-message sa akin from Working Holiday Batch 2020 ng same question. Kasi itong batch na to, sila yung naipit nung nagka-COVID. Although nakakuha sila ng slot, hindi na sila nakapunta ng New Zealand. Sa totoo lang po, wala pa namang announcement or official information from Immigration New Zealand kung ano po yung mangyayari. Kaya wala akong official na sagot din dito. But feeling ko po ganito. Disclaimer, ako lang to ha. Kung pending pa po yung processing ng visa ninyo, meaning hindi pa decided, hindi pa approved or declined, hindi pa kayo nag-request ng refund, at pasok pa kayo dun sa visa requirements, like for example, dun sa age limit, you still meet the visa eligibility requirements, then I think baka po may pag-asa. Pero kung na-approve na po dati, and nag-expire na siya na hindi kayo nakapasok ng New Zealand, ang hirap. Ipagdasal na lang po natin na merong solusyon si Immigration New Zealand para sa inyo. From Yaria, saan po kaya maganda magstay na suburb ng Auckland na malapit sa CBD? So if you're planning to work or to study po sa CBD or sa Auckland Central, I would say na sa city na lang din po kayo mag-rent ng apartment or ng flat para walking distance lang. Nandito lang kayo at the heart of the city, ganyan. Ako kasi ganun ginagawa ko, yung office ko nandito sa CBD, and then yung apartment namin na dyan, dito rin sa CBD, it's only a 15-minute walk to my office, so kahit late na ako magising minsan, tsaka parang yun na rin yung exercise ko, yung paglalakad ko papunta ng office, tsaka pabalik ng bahay. Yung mga malapit na suburbs sa CBD, yung mga Ponsonby, Parnell, Graylin, ano pa ba? Kingsland. Check nyo na lang sa Google Maps. Or kaya naman po, kung meron tayong mga kababayan dyan na nandito na sa New Zealand at nanonood, comment below naman po kung anong marirecommend. From Shay, paano po ninyo minamanage ang pera nyo sa Pilipinas kahit nasa New Zealand kayo? And paano kayo nakakapagpadala ng pera? Very good question. Kasi tayo mga Pinoy na nasa abroad, dapat po talaga ang isa sa mga priority natin is maging masinop tayo sa kinikita natin sa abroad. Mag-ipon, suportahan ang pamilya kung kinakailangan. At dapat kung anong gagamitin natin na way para makapagpadala ng suporta sa Pilipinas, it should be convenient, easy to use, and hassle-free, diba? Good news, dahil pwede na natin gamitin ang GCash abroad. Kasi dapat, habang nagpapadala tayo ng suporta sa pamilya natin sa Pilipinas, iniisip din naman natin kahit paano yung sarili natin, nakakapag-ipon din sana tayo ng para sa atin. And with the different services of GCash, kayang-kaya natin itong gawin, kabayan. Basta may Philippine SIM, Philippine address, at Philippine ID, kahit pa nasa abroad ka, pwedeng-pwede na pong mag-sign up at mag-download ng GCash. Bukod sa send money, pwede ka rin magpadala through bills payment. So, pwedeng ikaw na yung magbayad ng bills
ng pamilya mo sa Pilipinas. Yung bills payment, ito personally yung ginagamit ko pag nagbabayad ako ng bills ng bahay namin sa Zambales. Mas meron kang control kung saan mapupunta yung financial support na pinapadala mo. Tapos ito pa, pag merong emergency, wag naman sana, pero pag meron, pwede kang agad-agad makapagpadala sa pamilya mo. Hindi lang talaga basta pera, padalang GCash, pwede rin kayong bumili ng load para sa pamilya nyo at sa mga kaibigan ninyo. Meron din silang G-Save at G-Invest to help you manage your money better this year. Kayang-kaya natin yan, mga kabayan, basta with GCash. Kaya kayo na mga Pinoy na nasa abroad, itry nyo na rin ang GCash abroad para naman mas maging money-wise tayo ngayong 2022. Okay, moving on to the next question, mga kabayan. It's from Yarya. Si Yarya ulit, bumabang ka. Ayan. Do you have any idea for international students if mahirap maghanap ng part-time? Actually, hindi naman mahirap, lalo na kung hindi ka choosy sa gagawin mo. There are many part-time opportunities dito sa New Zealand, especially sa hospitality industry. The next question is from JSS012. Would studying in New Zealand as a pathway lead to getting PR or permanent residency in the long run, and is it worth it? Hi, nako, kung matagal na kayo nanonood ng channel natin, mga kabayan, meron akong isang video dito, hanapin nyo na lang kung ano yun, na medyo hesitant akong i-recommend actually yung student visa pathway. And very transparent and very vocal naman ako dun sa video. Sinabi ko yung reasons kung ba't hirap na hirap akong i-recommend tong pathway na to, kasi bukod sa napakamahal na investment niya talaga, as in, wala pong kasiguraduhan na magiging residente kayo. Kaya minsan nainis ako sa mga agency or education consultants na wagas maka-marketing. I know trabaho po nila yon and I respect that, pero meron po kasing iba talaga na grabe magbigay ng false hope, sobrang paasa. Yung sasabihin na student to PR pathway, sure way, study in New Zealand and become a permanent resident in X number of years. Hindi po ganun, mga kabayan. Tandaan nyo po, hindi po automatic na mare-residente kayo kahit mag-aral kayo dito sa New Zealand. Meron po tayong mga kababayan na hindi nakakuha ng work after nila mag-aral, so hindi siya nakakuha ng work visa or ng resident visa pagkatapos, and kinailangan nilang umuwi. Tapos yun nga, ang laki pa nung nagastos nilang. Pero on the flip side, meron din naman po tayong mga kababayan na nag-succeed sa pathway na to. I think yung maganda kasi sa student visa, madadala mo yung pamilya mo kung meron kang pamilya. Tapos yung post-study work visa pagkatapos that would allow you to look for skilled work here in New Zealand. Ako personally, kung wala pa po ako ngayon dito sa New Zealand, feeling ko hindi ako papasok ng naka-student visa. Pero ako lang naman yon, kasi wala akong pera, hindi ko po kaya yung investment. Pero nasa sa inyo naman yan, mga kabayan. Kung may budget kayo at gusto nyo talagang mag-aral dito sa New Zealand, yun na lang yung pathway para sa inyo. Sige, go lang! Isusupport ko pa rin kayo. Just make sure na alam nyo yung pasukin at pagdadaanan ninyo. Double check and do your research. Good luck! Marami ding nagtatanong, mga kabayan, about sa paghahanap ng work. Kung in demand ba yung isang particular na work? Kung mahirap bang maghanap ng work? Meron po tayong playlist on how to apply for jobs here in New Zealand. Panoorin nyo po yun para magkaroon kayo ng idea. Kung mahirap maghanap, depende po talaga yan sa trabahong hinahanap ninyo na aligned sana sa work experience at sa work background ninyo. I suggest i-check niyo po yung seek.co.nz. From Charlotte Relos, the CV in New Zealand have a different format. Yes, iba po yung format ng CV dito sa New Zealand. Na-discuss ko rin po yan sa paano mag-apply ng trabaho sa New Zealand video natin. Keep it short and easy to read. Huwag pong nobela. Tapos huwag rin kayo maglalagay ng picture, mga kabayan, ha? Pero you need a cover letter to go with your CV. Next question from Bell Sacking. Hi, Bell! Are companies giving an option now to work from home even after the pandemic? Yes, Bell. Actually, parang default nga ngayon ay work from home, especially with COVID. Pero actually, kahit before the pandemic pa naman, uso na yung flexible working policy sa mga kumpanya. They are really big here in New Zealand in maintaining work-life balance, which is isa talaga sa mga nagustuhan ko. And depende po sa kumpanya na papasukan ninyo, eh, pwede naman sila maging flexible sa circumstance ninyo kung kailangan yung mag-work from home. Syempre, as long as na yung trabaho ninyo, eh, pwede nyo nga gawin
from home. From Advokind, how do locals perceive Pinoy immigrants in New Zealand? Ay, ang ganda itong tanong ni Advokind. Gusto ko to ha. Kasi actually, last week, nag-uusap kami nung ka-work ko na Kiwi. Sabi niya, yung mga naka-work daw niyang mga Pinoy so far, syempre kasama na ako dun ha, ang description niya is very gentle daw, ang gaan-gaan katrabaho, very patient, and sobrang hardworking. Grabe talaga yung work ethics ng Pinoy ng mga kabayan, world-renowned talaga. Sabi pa nung ka-work ko, gustong-gusto niya daw ka-work yung mga Pinoy kasi maaasahan daw talaga. Yung mga kabayan natin na nandito na sa New Zealand, agree ba kayo doon? Comment below on your thoughts about this question. Next question is from Pei Kalaykay. Ano po yung one thing na almost nag-hold back sa inyo para pumunta ng New Zealand? Well, to be honest, mga kabayan, it's my health. Kasi, ma-share ko lang, no? I was hospitalized just a few months before I left for New Zealand. And naalala ko, sabi ng parents ko, baka daw sign yun na dapat wag na akong tumuloy. Pero matigas ang ulo ko, tumuloy pa rin ako. I know now why I had to go through that physical pain. As in, sobrang lala na pain, mga kabayan. Kasi throughout my journey here in New Zealand, especially nung nagsisimula pa lang ako and nawawalan ako ng pag-asa na makakuha ako ng permanent work, iniisip ko, kapag feeling ko meron akong isang bagay na hindi ko kayang gawin, bumabalik ako dun sa panahon na nagkasakit ako, na na-hospital ako, at bumabalik ako dun at iniisip ko, kung kinaya kong bumangon, as in literally, kung kinaya kong bumangon sa kabila ng matinding pain, sakit na nararamdaman ko, kakayanin ko lahat. Speaking of health, mga kabayan, ang next question natin ay from Pia Paraya. What's the quality of healthcare like in New Zealand for those in work visas? If your work visa is valid for 2 or more years, you can access publicly funded healthcare, which is the same healthcare system na naa-access ng mga residents, mga citizens. Yung mga naa-aksidente dito, covered sila ng treatment from ACC. Ito po ay isang injury cover na available para sa lahat ng New Zealand citizens, residents, at visitors. Yes, kahit ano pa po ang status mo dito sa New Zealand, you can access ACC. From KitKat, what are the things that you like about New Zealand? I love this question. Pwede ko itong sagutin ng buong araw. Siguro maganda, gawa tayo ng full video answering this question. Isa sa nagustuhan ko dito sa New Zealand is sobrang peaceful niyan na lugar. Siguro kung i-describe ko siya, ito yung feeling na pag huminga ka ng malalim, ayan, ang luwag, ang sarap sa pakiramdam. Ganun yung feeling na nandito ka sa New Zealand. New Zealand is a really progressive country. Whatever choices you make in your life, as long as hindi ka nakakatapak ng ibang tao, go, Kebs! No judgment yan dito. Lahat pantay-pantay, hindi ka i-judge kung ano man yung trabaho mo, kung ano man yung natapos mo, hindi ka talaga i-judge. Siyempre, given na rin na sobrang ganda talaga ng New Zealand, out of this world talaga yung mga scenery, sobrang amazing. Yung feel na feel mo talaga na nasa ibang bansa ka. Next question is from Sunshane. Hi, Shane! If ever po na mag-retire kayo, saang city or town sa New Zealand balak niyong tumira? Ako gusto ko somewhere sa South Island. Siguro yung mga small towns na malapit sa either Queenstown or sa Dunedin. Or somewhere na may farm, ganyan. Basta yung tahimik lang kasi si John gusto niya ng tahimik. Pero most likely, mga kabayan, baka sa Pilipinas pa rin talaga kami mag-retire. We'll see. Mahaba pa naman yung panahon. Parang parehas yung theme nitong dalawang next questions natin. The other one is from Sir Barry. Isa to sa mga naging boss, mentor, at friend ko sa Unilab. Hi, Sir Barry! If not New Zealand, what other country and why? Thank you for that wonderful question. I believe, seriously, if not New Zealand, siguro po Australia or Canada. Kasi ako gusto ko talaga yung mga progressive na bansa. Yung makikita mo talaga na hindi nakasalala yung worth mo sa kung ano man yung estado mo sa buhay, kung ano man yung trabaho mo. Okay, second to the last question na tayo. What are the travel destinations in New Zealand? Yung buong New Zealand, isa siyang malaking travel destination. As in, walang tapon. Nature at its finest, check na check. I can make a whole video about this, but some of my favorites are number 1 po ang Mount Cook Hooker Valley Track. Number 1 ko talaga to.
Second ay, syempre, Queenstown, iconic New Zealand tourist destination yan. Coromandel and Abel Tasman National Park, ang lakas sa mga El Nido feels. Ano pa ba? Wanaka, Glenorchy, Paradise. As in, literal po, na merong town dito ang pangalan ay Paradise. At marami pang iba mga kabayan, napakaganda talagang libutin ng New Zealand. And the last question is, napakagandang tanong from Chiro, is it worth it? Sobra, no regrets, it is super worth it. Wala po talaga akong pinagsisisihan. 100% worth it! And dyan na nagtatapos ang Q&A natin mga kabayan. Thank you sa mga nagpadala ng kanilang questions. Sana po nasagot ko yung mga tanong ninyo. And kung meron pa kayo mga questions, just leave a comment below or you can also ask me on Instagram at girlchasingsunshine or on TikTok at Pinay in New Zealand. If you enjoyed this video, I hope you click subscribe, like, and share. And I'll see you again in our next video!